Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at tuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang simula ng aklat ni Tobit. Sa buong buhay ko, akong si Tobit ay nagsumikap na mamuhay ng matapat sa kalooban ng Diyos. Inugali ko ang pagkakawang gawa at naglingkod ako sa aking mga kamag-anak at mga kababayan na kasama kong napatapon bilang bihag sa Nineveh, Assyria. Nang makabalik ako sa aking tahanan sa piling ng aking asawa at anak, ay panahon ng pagdiriwang ng Pentecostes, ang pista ng pitong linggo. At hinandugan nila ako ng isang masarap na salo-salo. Nang makita kong nakahain na ang masarap na pagkain, tinawag ko ang aking anak na si Tobias. Anak, ang wika ko. Humanap ka rito sa Nineveh ng kahit sinong dukhang kababayan nating tapat sa Panginoon. Dalhin siya rito at nang makasalo ko, daliin mo, hihintayin kita. Lumabas nga si Tobias upang humanap ng makakasalo ng kanyang ama. Ngunit bumalik ito agad na sumisigaw. Tatay, tatay, bakit? Anong nangyari anak? Tugon ng ama. May kababayan tayong binigti at itinapon sa palengke, sagot ng anak. Dahil sa narinig ko'y hindi na ako nakakain, halos patakbong iniwan ko ang hapag. Pinuntahan ng bangkay at dinala ko sa isang kubling pook upang ilibing paglubog ng araw. Matapos kong gawin ito, nagbalik ako sa amin, naglinis ng katawan at kumaing nalulumbay. Noon ko nagunita ang pahayag ni Propeta Amos sa mga taga Betel. Ang inyong pagdiriwang ay magiging pagdadalamhati, ang inyong kasayahan ay magiging panaghuyan. Nanangis ako. Paglubog ng araw, lumabas ako at humukay ng paglilibingan. At ibinaon doon ang bangkay. Sa ginawa kong ito, pinagtawanan ako ng aking mga kapitbahay. Ang sabi nila, hindi na ba nadala ang taong ito? Ipinadakip na siya para patayin sa ganito ring kasalanan. Ngayon, naglibing na naman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw at sa mga ilang araw na susunod, babasahin natin ang aklat ni Tobit. Ito ay isang historical novel. Novel ito ng ibig sabihin, hindi ito totoong pangyayari. Ngunit inilagay sa context ng kwento ng isang historical setting. Ang kanyang historical setting ay noong panahon ng exile na ang mga Israelita sa kaharian ng Israel sa norte ay nabihag ng mga taga-Assyria at sila ay pinatapon sa iba't ibang lugar ng Assyrian Empire. Si Tobit ay ipinatapon sa Nineveh, ang capital city ng Assyria. Ang aklat na ito ay isang kwento ng isang pamilya kung paano sila nag-survive noong panahon ng exile. Nag-survive na mabubuting Hudyo sa gitna ng mga pagano. Kung hindi naman totoong nangyari ang kwentong ito, bakit ito napasama sa Bible? Ang katotohanan ng aklat ni Tobit ay hindi ang kanyang historical truth, kundi ang mga aral na makukuha dito. Malalim ang mga katotohanan na ipinapahayag dito.
pinapakita dito kung paano maisa sa buhay ang pananampalataya sa iisang Diyos ng Israel kahit na ng isang pamilya ay wala sa lupain ng mga Hudyo. Kahit sila ay dayuhan sa ibang lupain. Pinapakita din dito na ang Diyos ng Israel ay patuloy na nangangalaga sa mga tao na tapat sa Kanya kahit wala sila sa lupain ng mga Hudyo at kahit na sila ay hindi sila makapagsamba sa templo ng Jerusalem kasi sinira na malayo sila sa templo ng Jerusalem. Ang aklat ng Tobit ay isa sa mga deuterocanonical books. Ibig sabihin, isang aklat na wala sa Biblia na ginagamit ng mga Protestante, ngunit bahagi ng Biblia na ginagamit nating mga Katoliko. Si Tobit ay isang bihag sa lungsod ng Ninive, ang kapital ng Assyrian Empire. Noong panahon, ang Assyria ay ang pinakamalaking impero sa Middle East. Kaya napabagsak niya ang Samaria, ang kapital ng kaharian ng Israel, at ipinatapon niya sa iba't ibang puok ang mga Israelita na galing sa 10 tribu ng Israel. Makikita natin sa ating pagbasa na si Tobit ay isang mabuting Hudyo. Siya ay matulungin sa mga mahirap. Ayaw niyang kumain na walang kasalo na mahirap na kababayan. Isang gawain din ng mga Hudyo na kakaiba sa ibang relihiyon noon ay ang kanilang paglilibing sa kanilang mga patay. Pinababayaan lang ng mga taga-Ninive ang kanilang mga patay na kainin ng mga aso at mga ibon. Kaya nung ibalita ni Tobias, ang anak ni Tobit, na may isang kababayan sila na pinatay sa palengke, iniwan ni Tobit ang kanyang pagkain at inilibing ang patay na ito. Kahit nasa ibang lugar sila, sinusunod pa rin ni Tobit ang mga batas tungkol sa kalinisan. Dahil sa siya ay nakahawak ng patay, itinuturing siyang madumi, kaya naligo siya at hindi siya pumasok ng bahay. Doon siya natulog sa labas. Pinapakita sa halimbawa ni Tobit na kahit naninirahan sila sa labas ng lupain ng Israel, maaari pa rin silang nilang sundin ang mga kaugalian at mga batas ng Diyos ng Israel. Mahalaga ang aral na ito at ang halimbawa ni Tobit kasi marami mga Israelita ay nabubuhay sa labas ng lupain ng Kanaan, lalo na ng panahon ng pagkabihag sa kanila. Pero kahit nasa labas sila na kanilang lupain, hindi pa rin nila nawawala ang pananalig sa kanilang Diyos, sa Diyos ng Israel, at nanatili pa rin silang Hudyo. Kaya ang kanilang pagkahudyo ay hindi nakatali sa kanilang lugar na kinatitirhan. Mahalaga din ang aral na ito para sa atin na mga Katoliko. Marami sa atin ay hindi naninirahan sa lugar na kinalakhan natin. Marami pa nga ay hiwalay na sa ating mga pamilya. Pero kahit na ganun, huwag dapat nating iwanan ang mga katuruan at mga kaugalian natin bilang mga Katoliko. Isabuhay pa rin natin ito. Pinapakita ito ng ating mga OFW. Kahit na dayuhan sila sa ibang lugar at mga lugar na hindi Katoliko o hindi Kristiyano, nagsisikap ang mga kababayan natin na isabuhay ang ating pananampalatayang Katoliko doon. At dahil sa kanila, nabubuhayan ang mga Katoliko sa mga lugar na yon. O Diyos, panatilihin mo kaming tapat sa iyo at sa aming pananampalataya, kahit na malayo man kami sa aming pinanggalingan. Ikaw ay ang kaisa-isang Diyos sa buong mundo. Matatagpuan at mapaglilingkuran ka namin kahit saan man kami naroroon. Ito po
po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.